Alinsunod sa direktibang ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan idineklara nito ang Pogo Ban sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ginagawang deportation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration sa mga nahuhuling illegal Pogo workers na pawang mga foreigner. Base sa datos ng PAOK, mula pa noong May 4, 2023 hanggang sa ngayon, ay umaabot na 1,698 na mga illegal Pogo workers ang naipadeport na pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Nito lamang Webes, mayroong 27 mga Chinese na illegal na nagtatrabaho sa Pogo ang ipinadeport ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa PAOK, 33 dapat ang ipapadeport noong Webes, subalit 6 sa mga ito ang hindi nakaalis dahil mayroong hold departure order bunsod ng kasong kriminal na kinasasangkutan ng mga ito. Sa ngayon ay ibinalik na muna sila sa kustudiya ng Bureau of Immigration. Bukod sa illegal Pogo workers, kasama rin sa inaasikaso ng PAOK ang repatriation ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa mga legal na Pogo hub. Ang lahat po ng mga nahuhuling mga illegal na mga Pogo workers, lahat sila ay naka-blacklist. So they won't be able to come back to the country anymore. Pero yung iba naman na mga legal workers doon sa mga legal na mga IGLs na dahan-dahang nagsasara, kung wala ko sila mga kaso, they will not be blacklisted in coming back to the country unless a policy will be released by the national government na lahat ng mga galing sa mga IGLs, Internet Gaming Licenses, the former POGOs, will be blacklisted. Pero as of now, ang mga nahuli lamang sa illegal ang napablacklist so far. Sa datos ng PAGCOR, tinatayang mayroong nasa 30,000 ang mga nagtatrabaho sa mga legal na POGO sa Pilipinas. At kasama na rito ang ilang mga dayuhan. Aminado naman ang PAOK na malaking hamon rin para sa kanila na matunto ng lahat ng illegal Pogo workers dito sa Pilipinas. The challenge that we would face would be yung mga nasa mga illegal na mga IGLs o yung mga illegal na mga Pogo. Yun po, sa pakikipagtulungan ng PAOK, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, DILG, through Secretary Benhur Abalos, PNP, NBI, AMLC, BI, ganyan, We're fairly confident that we would be able to deport, if not all, at least a good number of them. Nauna nang binigyan ng 59 na araw na taning ng Bureau of Immigration para umalis ng Pilipinas ang lahat ng illegal Pogo workers na nagtatrabaho dito. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.